Itong player nga daw na ito, mga idol, ang potential replacement ni Austin Reaves sa team ng LA Lakers kung sakaling mawala siya sa free agency. Headline nga dito, mga idol, sources: Lakers drafted Jalen Hood-Schifino as potential Austin Reaves replacement. And well, I think nung playoffs pa lamang ay alam na natin na itong si Austin Reaves ay talagang mabibigyan ng malaking kontrata ngayong offseason. Sa game 1 pa lang ng unang playoff game niya ay pinakita na nga niya na talagang I'm him. Diba, mga idol? Sumigaw-sigaw pa si Austin Reaves at talaga namang napamangha niya ang maraming NBA fans. Kaya sigurado na nga daw, mga idol, na magkakaroon ng big contract itong si Reaves. At yung big contract na yan, mga idol, ang maaari nga na mag-alis sa kanya sa team ng LA Lakers. Dahil ang ibang ang mga NBA teams ay kayang offeran itong si Austin Reaves ng 4 years na halos 100 million. Samantalang ang Lakers ay maaari lamang makapag-offer ng 4-year 56 million. So mga idol, isipin nyo yun, mawawalan ka ng 44 million US dollars nang dahil lang nagstay ka sa isang team. And I think pare-parehas tayo ng magiging desisyon kung sakali. Mas pipili na natin yung 4-year 100 million kaysa sa 4-year 56 million. Pero ang maganda nga dito, mga idol, ang maganda para sa sitwasyon ng Los Angeles Lakers ay pwede nilang i-match ang kahit anong offer dito kay Austin Reaves nang dahil siya ay restricted free agent. For example, kapag nag-offer ang team ng Houston Rockets sa free agency dito nga kay Austin Reaves ng 4-year 90 million and then nag-agree na ito nga si Austin Reaves sa kontratang yon, mabibigyan ang team ng Los Angeles Lakers ng pagkakataon within 24 to 48 hours yata na i-match yung kontratang inagrihan ni Austin Reaves. At kapag minatch ng team ng Los Angeles Lakers yon, kapag tinapatan nila yon, ay wala ngang magagawa si Austin Reaves kung hindi bumalik sa team ng Los Angeles Lakers kahit nag-agree pa nga siya sa kontrata sa team ng Houston Rockets. So, in short nga, mga idol, nasa kamay ng LA Lakers ang desisyon kung mawawala ba sa kanila si Austin Reaves or hindi. At yan naman talaga yung magandang chance nga para sa team ng LA Lakers. Pero ang kinakatakot ng mga Lakers fans ay baka tipirin na nga na naman daw ng LA Lakers itong si Austin Reaves. Nakita nga daw nila na tipirin si Alex Caruso ng Lakers ng 2 milyon lamang. Paano pa kaya itong 90-100 plus million na pinag-uusapan kay Reaves? Pero kung ako sa team ng LA Lakers, mga idol, ay imamatch ko talaga kahit anong offer pa yan kay Reaves. 4-year 70, 4-year 80 million, kahit 90 million pa yan, mga idol. At yan nga, mga idol, ay dahil sa kanyang pinakitang magandang consistency sa NBA playoffs. Siya lamang ang tanging naasahan ng Lakers na third star na talaga namang tumulong sa kanila every single night. Si D'Lo sana yun, mga idol, kaso alam naman natin na medyo on and off ang paglalaro ni D'Angelo Russell. Pero si Austin Reaves, mga idol, as a second year player, grabing consistency ang ginawa. Nag-average ng 17 points yata per game all throughout the playoffs. At mahirap nga makahanap ng mga ganitong klaseng player, mga idol, na talaga namang masasabi mong playoff performer. Kaya nga kung ako sa Lakers, mga idol, ay hindi ko napapakawalan pa. Imamatch ko na ang lahat ng offer dito kay Austin Reaves para nga manatili siya sa team ng LA Lakers. And then sinabi niya na rin naman na gusto niya ngang manatili sa LA Lakers, tapos sabi niya na hopefully we can work out a deal. Pero anyways, mga idol, ano bang masasabi niyo dito? Komento niyo lamang yan sa ating comment section.